So hello guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, so let's talk about construction. So yung pag-uusapan natin ngayon guys is all about insulation resistance test. So kung paano i-perform on site. So ayan, so without further ado, no, so sabayan nyo ako guys, no, ipapakita natin kung paano i-perform on site at the same time kung ano yung mga testing parameters and acceptance criteria ng testing na to. So let's go guys. So okay. So ayun na nga guys, no. So short background lang. So tayo pag mga project natin is so yun nga, housing, residential or commercial building. So isa sa mga testing requirements natin to assure na yung wiring na in-install natin is intact. Kumbaga as per approved and compliance doon sa hinihinging insulation, no, ng ano natin, wires natin, na just in case na applyan na ng actual voltage is hindi siya magra-run through or hindi siya ma-consider as hindi siya mag-short during the operation. So ayan, isa sa mga kino-consider natin na protection or quality assurance natin is yun, yung kinakandak natin yung pre-functional testing ng wires natin, yun yung insulation resistance test. So okay, so actually yung acceptance lang naman ng insulation resistance natin is naka-base sa manufacturer recommendation, no, yung seating ng ano natin, kung paano natin i-perform yung ano natin, testing natin. So aside doon, so kung wala tayong consider as manufacturer recommendation, we have the reference, the NITA standard. So yun yung basis natin. So meron doon table at it comes sa NITA standard. So yung ano naman natin doon guys, yung acceptance natin doon. So kung above 500 yung nominal voltage natin, so yung i-inject natin or yung testing voltage natin, so dapat we have the minimum of 1000 volts DC yan guys. So pag below naman, so pag below 500 volts yung nominal voltage natin, so we have the minimum of yun 500 volts na DC yung testing na voltage dapat natin. So yung acceptance criteria natin guys is dapat makakuha tayo ng insulation resistance, so na minimum of 100 mega ohms. Yun yung minimum acceptance by requirements ng ano natin guys, ng insulation resistance test natin. So okay, no, so yun, doon na tayo sa testing proper na to sa execution on site na. So first of all, before mag-conduct ng testing, so andyan na yung mga permits, no, mga documents, required documents or yun nga, mapa quality and safety requirements. So dapat na comply natin yun guys. So then na-orienta din yung natao natin, so goods to go na, kumbaga on-site execution na to. So we have to make sure na yung area, first of all we have to make sure na yung area na kung saan ipo-perform natin or i-conduct natin yung testing is clear siya guys or ready for testing na. So yun, walang ibang trades na gumagawa doon sa loob or walang mga stop ng testing natin during the actual testing na. So dapat ano na guys, so that's why we need the coordination of mga engineers on site natin, yung mga kasamahan natin, engineer and architect na na-assign doon sa area na doon, na kumbaga libre muna, no, priority muna. So at the same time for the safety purposes naman, so dapat libre yung wire, ang area na ititesting natin, kasi for example medyo malayo yung wiring na ititest natin, so hindi kasi visible dun sa kabila yung, for example dito tayo nagtitest, so walang tao dun sa kabila,
So baka magalaw nila yung wire, no? So nag-i-inject ng boltahe, guys, na DC na po yung galaw mo. Manual yan, guys. So medyo risky yan. So kaya kailangan nating, for the safety purposes, dapat ma-isolate natin yung area during the testing. So ayan. So then next, so this proper natin. So we have to make sure na, ayan guys, yung Megger or insulation resistance test, magkasama sila ni kumbaga continuity test. So dapat si continuity test mauna, kasi si continuity test siya yung magbibigay ng tagging or label sa mga iti-test natin na wires, especially doon sa kumbaga sa mga unit, guys, for example sa condominium or residential hotel. Sa isang breaker or circuit breaker or isang panel board composed of mga 7 or 8 na circuit or circuito, guys. So siya yung mag-identify si continuity test. So after the continuity test, pinapalagyan natin ng wire tagging. So to identify na yung kinakandak na to, para ma-identify natin na during insulation resistance test, ma-identify natin kung ano yung branch or circuit na or load na tinitesting natin. So para ma-trace natin or ma-identify natin. So ayan. So kung nag-perform na tayo ng insulation resistance test, so we have to make sure na yung pag-testing natin is based on circuit, na so okay lang sa mga wire na, for example, feeder. So isa lang naman yung pupuntahan natin doon. So walang problema yan. Pero sa mga circuit na composed of maraming load, na for example sa isang unit, now we have the marami tayo, not just only isang outlet. So composed ng maraming outlet yan, guys. So convenience outlet or lightings, no, in isang circuit lang natin yan, eh. So dapat lahat ng circuit naka-splice yan. I-splice muna natin sa isang circuit. So lahat ng mga load i-connect natin doon, splice natin. So dapat yung tapos yung pinaka end of the line or pinaka dulo, so yun yung i-open natin. So para makuha natin yung kumbaga accurate na reading pagdating sa accurate na reading na pagdating sa insulation sa resistance test. So no problem sa mga isang circuit na nag-compose of isang load lang. So no need to splice doon lang sa lightings load natin at saka sa convenience outlet na maraming ano, maraming tawag doon load. So okay, so let's go. So during the testing, no, so ensure na para maiwasan natin yung false na short. So ensure na yung dulo, guys, ng wires na tinitesting natin or kable na tinitesting natin is naka-expose siya. So hindi siya nakadikit sa metal o hindi siya nakadikit sa simento yung dulo niya, no? Or hindi siya naka-short. So yun yung mga ano, mga false na short, guys, short circuit na tinatawag. So yun, magugulat ka na lang, makikita mo na oops, naka-short siya. So hindi sabihin may naka-loop siya, guys, no? Hindi natin makikita yung insulation resistance reading niya. So dapat i-open natin yun, yung dulo. So then so after na nakuha na natin ang reading, so ito na yung proper na execute na ano nila. So nakuha na nila ng result. So ensure to document all the test result, guys. So but before that, so yun pala, no, yung kung paano siya tinitesting. So it's depend upon yung ano na tinatawag na rin, guys, na we have the single phase and the three phase. So pero usually sa mga residential building, so yung ginagamit natin is single phase na pagdating sa low voltage na mga wires natin. So yung mga 3-phase naman, for example sa mga motor ng mga 3-phase, yung mga major equipments, guys, so 3-phase yan. So usually yung ginagamit nila is 3 wires na hot, yun yung tinatawag na 3-phase, tapos line, ground, tapos neutral. So baling 5 wires yan, guys. So yung on the other hand naman, okay, yung single phase, so we have the isang hot, isang neutral at isang ground.
So yung pag-testing lang nito guys ng continuity, so for example sa single phase, so tatlong wires, so ano lang guys, magre-read ka lang, so i-connect mo lang yung test probe sa una, depende sa sequence guys na, so nakadepende sa inyo kung saan kayo komportable, pero read nyo, kukunan nyo ng insulation resistance yung line neutral, line ground at saka yung neutral ground, so yun sa single phase. So pagdating naman sa 3 phase, so lahat ng hot wires guys, kukunan nyo yan. So line neutral, reading ka muna ng ano, ng line to line. So we have kung 3 phase siya, tatlong ayun, tatlong hot. So tatlong line 'yan. So line 1, line 2, line 2, line 3 at the same time, line 1, line 3. So after na noon, doon ka na sa line 1 ground, line 1 neutral. Tapos line 2 ground, line 2 neutral. So line 3 ground, line 3 neutral. So on and so forth guys, tapos neutral ground. So yun lang. 2000. Kumbaga yun lang yung sequence ng pag-read nyo. So kung pumasa or kung may bumagsak doon, so ma-identify naman niyo kung saan yung bumagsak na wire. So yun. Ganun lang guys, ganun lang yung pag-perform ng insulation resistance test. So after nakuha nyo ng yung reading, sulat nyo lang guys. So same as true din, ha? So dapat may dala kayong, kung baga, kung wala kayong testing form na dala on site, so pwede naman na mag-scratch lang muna kayo, no? Tapos ano nyo lang, i-draft nyo lang muna, dala kayo ng logbook, lagay nyo yung reading nyo. So after na nalagay nyo na, so ayun na lang, napanote na lang dun sa mga taga-witness natin. So after nun, so i-document lang natin. So yun. So ganun guys, no? Ganun ka simply yung ganun yung pag-perform ng insulation resistance test. So we have to bear in mind lang guys na yung insulation resistance test is kumbaga critical din siya, no, pagdating sa ano natin, sa wires natin. So yon yung 100 yung 100 mega ohms na minimum na insulation resistance result is as much as possible guys, huwag kayong magdepende doon. So kung pwede niyo makuha na at least yung sa akin ina-advise ko talaga na ano, minimum of 200. So doon kasi ako nasanay ako na mas comfortable ako doon sa minimum of 200 na mega ohms na voltage. Pag bumaba na yun guys, so kahit 150 lang pinapa ano ko, or kahit 200 guys, so pina-question ko na yan. So check nyo muna, baka may mga napunit doon sa insulation ng mga wires natin. So yun lang guys, kumbaga when it comes sa validation, to verify, to assure ninyo. So kasi yung usual na reading na nakukuha natin pagdating sa mga yun, sa mga visa experience ko, umabot siya ng 500 to 1000. 2000. Yun yung mega ohms yung reading natin pagdating. So medyo ano lang yan guys, pagdating kasi sa kung feeder, yung medyo malayo, kalayuan yung feeder. Yun, yung nagawa 1,000 yung reading. Pero the rest, na malapit lang naman, yung mga walang putol na wire, yung isa lang yung load, so yun yung nagre-read ng 2,000 mega ohms, or nag-i-infinity pa guys. So yung may in-expect natin, yung may pinakabababang reading is yung sa lightings, at saka sa convenience outlet na marami siyang ano guys, marami siyang load or marami siyang outlet. So yun yung in-expect na magbababa yung reading natin. So yun lang guys, no? Yun lang siguro yung masishare natin. Please don't forget to subscribe at pahit na rin ang notification bell para masundan nyo yung mga ano natin, mga ipopost pa natin. So that's all for today's guys, no? So thank you for watching. Salamat. Bye bye.